Pati etong diehard na ito ay hindi naniniwala doon sa pulveron video na inilabas ng kampo ni Maharlika Harirokke at Glenn Chong. Yun yung attorney, no? Si Glenn Chong. Attorney pala yun. Sa mga kilos, sa mga gawin niya, parang hindi eh. Parang vlogger lang na ewan. Diba? Kakaiba rin. So ayan, nagsalita na po si Banat Bay. Hindi na papagod ang mga katulad ni Harirokke. Katulad ni Maharlika at yung isa pa nga. Para mag-press release, gumawa ng kung ano-anong video, mag-invite ng mga experts ko, no? Para ipamukha sa publiko kung natutuo nga daw yung video na yun. Mga kulang-kulang. Diba? Mga baliw na, mga may saltik na. Pero sa puntong ito, huwag pa rin tayo agad maniniwala sa mga katulad ni Banat Bay. Malay mo, a personal interest niya ang kanyang gustong iangat dito, diba? Na hangaan siya at kung ano pa. Pero marami talaga yung diehard, maraming DDS ngayon na nadidismaya sa ginawang laro na ito, maruming laro na ito na itong si Harirokke at si Maharlika. Hugas kamay siyempre si Digong. Wala daw siyang kinalaman at lalong wala daw kinalaman ang maisog rally na kanilang inilulunsad sa buong mundo. Wow! Inilulunsad sa buong mundo. Sa New York, mayroong sampu. Sa kung saan mang lugar dyan sa Europa, mayroong mangilan-ilan din. Diba? At lahat yan ay hakot. Lahat po yan ay mga bayaran. Promise. So yun, mismong si Banat Bay ang nagsabing fake yung pulveron video na ipinalabas ni na Maharlika, Harirokke at Glenn Chong sa Los Angeles at Vancouver. Yun! Nakakaya talaga ito dahil yung mismong mga kasamahan mo ay itinatanggi. Ay hindi naniniwala dyan sa video na yan. Ulitin ko ha, yung sinasabi kasi ni Maharlika na doon ay inabot na ng 24 or more, 24 billion, ah, million views yung video na yon, na takedown na ata anyway. Bakit daw tinakedown kung hindi daw totoo? Dahil totoong kasiraan yan. Kasiraan ng ating gobyerno, hindi lang po na nasa Malacanang. At walang kinalaman kung ito ay totoo o fake. Okay, ang importante ay huwag nating itolerate yung mga ganitong klaseng paraan ng pang-atake. Gagawa-gawa ng mga faking video na ganito, abay, talagang wala kayong lusot. As if naman, makaka-hire kayo ng mga experts na meron ang NBI, DILG, at ang CIDG. Di ba hindi? Wala kayong kakayahan. Ang yabang-yabang na itong sina Maharlika na nasaan na daw yung kaso. Kasuhan na daw sila. Nagmamadali. Hinahinay lang dahil talagang gugulatin kayo ng gobyernong ito. Matindi rin. Ayon kay Banat Bay, maraming video experts at ilang Duterte supporters na ang nagsabing fake at pinasinungalingan ngayong video na yon, yung pulburon video na ipinalabas ni na Maharlika, Harirokke at Glenn Chong. Yan. Maliwanag na po. Maliwanag na. So sa puntong ito, bakit hindi na lang ituloy-tuloy na itong si Banat Bay? At siguro sabihin na rin ang rason. Siguro sabihin na rin kung sino yung pinagmulan talaga niyan. Baka kasi bago itong tatlong ito, meron talagang nag-utos para ito ay ilabas at gawin sa mismong SONA. Sa mismong araw ng SONA ni Marcos Jr. Kung talagang may pagmamahal at malasakit ka sa ating gobyerno at sa ating bansa, Mr. Banat Bay, magsalita ka. Dahil kung hindi, ito ay isang paraan lang para kahit papano ay umangat na naman at bumangon ng konti ang pangalan mo. Okay? Dahil siguro nga ay pabagsak na rin itong mga ito. Wala na masyadong naniniwala. Try to visit yung mga social media platforms na itong mga ito. Nako po, walang-wala na po. Walang-wala na. Harirokke, Banat Bay. Halos wala na. Halos wala nang nanonood. Halos wala nang nag-i-engage sa kanilang mga social media platforms. Importante yan sa kanila dahil yan po ang kanilang tool para sila ay maghasik ng kasinungalingan at lagim. Good luck.